gusto mo ng bag. Bag. Kasi wala kang humihiling si Kuya na Kuya Edel ng ano daw bag kasi wala daw siyang bag at saka mga gamit. So bibigyan ko siya pagbalik ko rito po bukas. Bibigyan ko siya ng ano ng mga damit. Marami po akong damit doon na hindi ko na nagagamit. Siguro halos magsinlaki lang naman kami. So ibibigay ko na sa kanya 'yun. Tapos yung bag nga daw kasi wala daw siyang bag. Ayan. Thank you so much, Kuya. Bye-bye. Bye-bye ka. Magandang tanghali po sa lahat. Dito ngayon ako sa may Mindanao Avenue. So, meron lang po sana akong pupuntahan nun. Tapos, may nakita ako dito na isang lalaki na hindi pa siguro kumakain. So, papakainin muna natin bago ko interviewin. Ang sabi niya kasi, pinalayas daw siya ng kanyang tita. So, alamin natin mamaya yun. Ano ka na rito? 20. Dito na nakatambay ka rito. Ilang ano ka na rito? Araw-araw ako, dito na may tatlo. Doot mo, mas mo. Tapos, sabi mo, pinalayas ka ng tita mo? Asan na yung magulang mo? Cebu. Ha? Cebu. Saan? Cebu. Saan? Cebu. Sito? Cebu. Cebu, ah, Cebu. Paano ka napunta rin sa Manila? Eh, ano po, dito na talaga ako po. Ano, binubuhay ko lang sarili ko. Ah, oo nga, hindi. Ibig sabihin, paano ka napunta rito? Taga Cebu ka, di ba? Ah, sige. Hindi ka pa kumakain siguro, eh, no? Kumain. Ha? Kumain ako, hindi nga pa yung kakanin. Ah, suot mo yung mask mo, bili. Hintayin mo ako rito, bibilihan kita ng pagkain, ha? Hindi ko kakakain ko lang po. Ayaw mo bilihan kita ng pagkain. Ayaw mo? Bibigyan ka lang, ha? Hindi ko kakain ko lang na Hindi, para mamaya. Para may kainin ka mamaya. Ano kinain mo? Tinapay. Isda. Ha? Kakanin. Ah, sige. Bilihan na lang kita para mamaya. Okay lang? Ah, sige, dyan ka lang ha. Balikan kita ha. Bili tayo ngayon ng... Dito lang. Bibilihan ko ng pagkain si Kuya yung pulubi doon. So ito. Ito tayo bilingin sa Andok. Along Mindanao Avenue. Yan. Shoutout sa mga yan, ayan, bili tayo ng bibilihan natin ng pagkain si Kuya. Ha? Spicy po? Hindi spicy, yung ano lang regular lang. Isa lang. Saka dalawang kanin. Shout out sa mga taga ano, Mindanao Avenue to, di ba? Yes, sir. Samahan mo ng drink, sir. Mountain Dew saka water na lang, water. Kinsi lang, sir. Magkano ba yung Mountain Dew? Pares na, sir. Kinsi. Sige, yun na lang, isang Mountain Dew. Ayan, binigyan natin sila ng sticker ni Kuya Mark. Ayan, thank you so much sa mga tatrabaho dito sa Antok. So, ayan, shout out. Ano pangalan niyo, sir? Thank you. Raymond, sir. Raymond? Opo. Sino ko kaya? Edwin. Tsaka yung isa. Ha? Randy. Ha? Randy. Yan. Shout out sa mga ano sa mga empleyado rito sa Mindanao Avenue sa Andok. Ayun, saludo tayo sa mga nagtitinda ng ano ng manok sa lahat ng kanilang ano diyan. Ayun, thank you so much. Thank you.
kuya? Wala nagagalit dyan? Ah, dyan ka natutulog. Ah, ayan. So, wait lang ha. Pwede siya makatulog dito. Wala naman pong, walang sumisita sa iyo na may-ari dito. Wala po. Kinausap ko na po yung nagsakay building nga po. Ah, nagpaalam ka. Bali, ano po to, si Kuya Edel, ang sabi po niya, ay pinalayas daw po sa, siya ng kanyang tita doon sa may C3? Hindi, FPU Dalia. Ah, FPU Dalia. Ano bang dahilan bakit po pinalayas? Hindi, may trabaho ka ba doon? Hindi, wala po. Ah, oh, sige, hayaan mo na yun. Basta, totoo ba na pinalayas ka talaga? So yun, huwag na napit din pong tanongin kung ano yung dahilan kung bakit siya pinalayas. Pero kamag-anak naman po eh, pamangkin siya kasi tita nga daw niya. So, wala naman po siyang trabaho at grade 1 nga lang daw po ang kanyang natapos. Ang probinsya po ay niya ay ano, Cebu. So, paano ka? Paano ka napunta dito sa Maynila? Ano po, doon lang po ako sa may North Coffee, sa may nangamalimot lang po ako sa mga overpass. Hmm, ibig sabihin yung ano, yung kwento na di ba, probinsya mo, Cebu. Nung nasa Cebu ka dati, paano ka napunta dito sa Maynila? May nagsama ba sa iyo? Mama ko lang, yung mga kapatid ko lang po, sinama po. Ah, sinama ka? Opo. Okay. Tapos, asan na sila ngayon? Doon na po. Ah, nakabalik na ba? Isa yung kapatid ko po, Bibisiya. Ah, ba't hindi ka na isama pabalik? Nag-orwit ka? Wala. Niwa na ka? Niwa ko po. So, medyo... mga na, sir. Medyo magulo at medyo... Medyo ayun at nakakaawa po kasi gusto niyang makauwi daw ng Cebu, kaso nga lang wala daw naman po siyang pamasahe, wala siyang trabaho, mahanapan ng trabaho nga kasi nga grade 1 lang po ang kanyang natapos. So pilitin man niya na maghanap buhay, maghanap ng trabaho, walang tumatanggap sa kanya kasi grade 1 nga lang daw. Pero kung sa construction, kaso nga lang sa construction naman, pag wala ka rin talagang kakilala, hindi ka basta-basta makakapasok. So tatanungin ko lang si Kuya Edel Sagni. 30 years old ka na. So anong, baka may hiling ka. Gusto mo bang makauwi ng Cebu? Okay. Kaso nga lang wala kang pamasahe. Okay, baka may hihilingin ka. Sabihin mo na. Makauwi po ako ng Cebu. Ipo lang po. Ayan. Pwede ko na mama ko. Ilan taon mo nang hindi nakikita mama mo? Ano po? Lagpas. 19. Ah, 19? Ah, 19 years mo nang hindi nakikita ang nanay mo. Ang basta gusto mong makauwi ng ano, ang tanging hiling mo ay makauwi ka ng probinsya. Ayan, at yun nga po, binilihan natin siya ng konting pagkain para ano, kahit papaano ay maibsan ng kanyang gutom. So yun, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel, sa ating programa na Good Samaritan, mga tinutulungan natin po ng mga homeless. Thank you very much po dun sa mga kaibigan natin, na mga katuwang natin sa pagtulong sa mga kagaya nito ni Kuya Edel. Sana matulungan po natin siya. Mapauwi po sana natin siya ng probinsya. Kasi 19 years na pala siyang homeless. 19 years si Kuya Edel. Edel, Kuya Edel. So yun lang. Thank you very much po at sana ay nakarating kayo dito sa dulo ng aking vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pakisubscribe na po. Ayan, thank you very much. And kalimbangin nyo ang bell button para updated po kayo pa sa mga video pa na aking gagawin. So, maraming salamat po. Bye-bye! Gusto mo ng? Bag. Kasi wala kang? Bakit?
Oo, wala kang ano, ayan. Humihiling si Kuya na Kuya Edel ng ano daw, bag, kasi wala daw siyang bag at saka mga gamit. So bibigyan ko siya pagbalik ko rito po bukas. Bibigyan ko siya ng ano, ng mga damit. Marami po akong damit doon na hindi ko na nagagamit. Siguro halos magsinlaki lang naman kami. So ibibigay ko na sa kanya 'yun. Tapos yung bag nga daw, kasi wala daw siyang bag. Ayan. Thank you so much, Kuya. Bye-bye. Bye-bye ka.